A Teleradio, servicio a Radio 630. Magandang gabi naman po sa inyo at sa inyo mga taga-pamilya. Opo, Sir Ramon, nakamusta po yung sitwasyon dyan sa ating bus terminal? May mga na-stranded po bang pasahero? Sa ngayon, wala naman po dahil ang ating mga biyahe dito ay mga short trip lang ng mga Batangas, Lucena at Davao at Tarlac. Yun lang po ang ating biyahe, wala tayong mga biyahe patungo south, yung mga pabikol natin sa kasunod po yan ay sa hindi magandang sitwasyon. So, wala po bang, Sermon, wala bang na-cancel na, biyahe? Sa ngayon po, wala pong na-cancel na biyahe dahil itong mga ruta na naka-assign po sa atin sa busport ay maramihan po patungo Batangas, Lusay ng Pangasinat at Bayad Davao Tarlac. Yung mga biyahe natin nung araw ng mga Bicol Bisaya ay nandoon po siya para niya kaya karamihan. Opo. Sir Ramon, kailan pa po kayo nagkansila ng mga biyahe? Wala, wala kami nga cancel na biyahe. Ah, walang cancel biyahe, tuloy-tuloy. Para tuloy biyahe. Para bukas po, wala na mga abiso yung mga bus company doon sa nabanggit yung mga biyahe. Kaya maring tuloy lang po ang biyahe natin bukas. Depende na lang siguro sa mga kung ano magiging sitwasyon natin bukas sa ating panahon. In case naman po na biglang mag-announce po na kansiladong biyahe, eh handa naman po tayo sa pag-alalay sa ating mga pasahero. Opo, opo. At sa ating mga accommodate naman sila kaysa kasakali po. Sir, ano lang yung paghahanda ninyo o anticipation sa pananalasa po ng Bagyong Pepito? Pagkaganon po, kami po ay gumagawa rin ng announcement din sa social media sa aming marketing. Kung sadyang may mga biglaan tayong sitwasyon na ganito. At nagpapa-abiso lang mga gawin, mahingi namin ng mga informasyon sa mga bus company o bus operators. Kung sadyang talagang kansilado ang kanilang mga biyahe at gumagawa tayo ng announcement para Opo, ay maraming salamat po si Sir Ramon Legazpi at ang General Manager po ng Araneta City Bus Terminal. Thank you, sir.